Jerwin Ancajas and his Mexican challenger Alejandro Santiago share a hug after going the distance. 12 rounds for the IBF Junior Bantamweight title at the Oracle Arena in Oakland, California. Ancajas would retain the title due to a split draw. One scoring 116-112 for Ancajas, and the other scoring 118-111 for Santiago. The third judge scoring 114-114. The Mexican fans in attendance did not take the decision well. For Ancajas, he was not satisfied with his performance either. Siguro kung nasa 7-6 na siguro yung error ko sa sarili ko kasi hindi ko nakuha yung panalo. According to CompuBox statistics, Ancajas landed 127 of 589 blows and Santiago connected with 108 of 519. Ancajas said it would be up to top rank to determine his next opponent, but would not mind a rematch with Santiago. Opo, talagang malaking in-improve niya yung ano niya, yung bilis niya, lalo na sa pag ano ng suntok. Kung ibang laban niya hindi naman ganong, talagang itong ano, iba talaga yung pag world championship talagang ginagawa ng challenger tulad din po namin dati, sir. Kaya natuwa din po ako sa kalaban ko na talagang pinagandaan. However, on the undercard, Bacolod City's Genesis Cervanya would give Pinoy fans a reason to cheer, with a third-round knockout victory of his Mexican opponent, Carlos Carlson. Una, hindi ako nag-isip na knockout. No, yung kalaban may lakas din at saka hindi ako nagbigay ng kumbiyansa. At hindi ko na-expect na matumba ko siya sa third round kasi na-chamba na natamaan siya sa ano at doon natatapos yung... Filipino fight fans here in the Bay Area could say at least they didn't go home empty-handed. They got one controversial draw, but also a knockout win. Ramel Clara, ABS-CBN News, Oakland, California.